Bago tayo magsimula guys, ito na yung ating ingredients para sa ating no-bake choco oatmeal cookies. Magsimula na tayo guys. So, unahin mo natin yung sugar, brown sugar, at saka yung butter. Combine them and imimix natin siya hanggang sa mag-melt yung butter. After natin na-mix yung butter at sugar, ito yung magiging result ng ating pag-mix. So, pag nahalo na natin siya, isusunod na natin yung ating egg. At saka, imimix din natin sila ng maayos. After natin ma-mix ang ating sugar at saka yung butter sa itlog, so sunod natin yung all-purpose flour. So, add it gradually. Tapos, i-add na natin yung baking soda at saka yung salt. And then, after that, imimix natin siya slowly and gently. So, add na rin natin yung instant oatmeal. Ayan. At saka imimix na natin lahat ng ingredients. So, patient lang tayo guys. So, after mixing guys, ito ng ating cookie dough. So, medyo mahirap ang paghalo guys, pero okay lang yun. So, haluin pa natin siya para hindi masayang yung mga ingredients na nilagay natin. So, after that guys, ilalagay na natin yung crushed chocolate. So, yung chocolate pala na gamit ko is 2 pesos lang yun siya na chocolate, yung flat tops, kasi wala na talagang tindahan na nagbebenta ng chocolate, pero nakalimutan ko kasi sa grocery, so wala kasi yung cases na maliliit, so yan na lang muna guys, pero masarap din naman. So, after natin nahalo yung chocolate sa ating cookie dough, ay gagawa na tayo ng bilog, maliliit na bilog. So, estimated ko lang pala yung bilog-bilog na yan. So, depende na lang sa inyo guys kung gaano kalaki yung bilog na gagawin nyo. So, sa akin, ganyan lang kasimple at ganyan lang kaliit kasi i-flatten pa natin siya mamaya bago iluto. Thank you.
So ngayon, lagyan natin ng konting mantika ang ating non-stick pan. So i-grease lang natin siya. Right after natin na-grease yung ating frying pan, non-stick pan, so ang ating fire should be low to medium ang ating fire, pero yung ginagamit ko is low fire. Kapag mainit na yung ating frying pan, ilagay na natin yung cookie dough at saka takpan. So, maluluto natin siya ng for about 8 to 10 minutes pag low fire. So, after 10 minutes guys, ito na ang ating choco oatmeal cookies. So, luto na siya guys after 10 minutes. So, pwede na natin siyang hanguin, pero dahan-dahan lang kayo guys kasi kapag bago pang luto, malambot pa siya. So, ito na ang ating no-bake choco oatmeal cookies. So, masarap talaga siya guys. Natikman ko na. So, if you want this video, please do a thumbs up and subscribe and hit the notification bell to get updated.